So, ito ulit tayo guys. Welcome back again sa vlog ko. At ngayon, magluluto tayo ulit. At ang lulutuin natin ay simple lang. Sisig. Yan. Pakita ko ang sisig ng Bataan. O, paano kung magluto ng sisig? May kanya-kanya tayong version ng mga sisig. Pero ganito ako magluto ng sisig. So, tara! Let's go! Siyempre, ang sisig ay baboy. So, ito na. Meron tayong baboy dito. Itong legs, pinakuluan ko na pala to. Itong legs, para may laman-laman. Legs part siya ng baboy. Tapos, instead na liver, puso ng baboy. Ang gagamitin natin. Hindi lang saging ang may puso. Pati baboy may puso! Tenga! Yan. Ngayon, may gagamitin tayo. Gagamit tayo ng air fryer para maluto to or kasi yung iba kasi ginagawa iniihaw, di ba? Eh, tayo gagamit tayo ng air fryer kasi nga, nasa Dubai kami. Walang barbecuehan o ihawan. Kaya gagamit tayo ng air fryer. Tsaka, kalan. Yon, isa pang traditional way namin dati. Ang kalan. Tara! So, ang isang traditional way na pag-iihaw ng pangsisig ay ang kalan. At ito ang puso, ay ang tenga ng baboy. At ilalagay na natin dyan. Yan. Hanggang maihaw ng kaunti. Papakita ko lang to sa inyo ha. Ito dati kasi namin ginagawa dati sa Pilipinas. Pag nag-iihaw kami ng pangsisig. Kaso, wala kami dating pang-ihaw. Kaya ito ang ginagamit namin, kalan. Sasampulan lang natin ba? Yun nga lang, kataltek. Pag ganito ang ginamit mong technique. Sarap yan. Hindi naman siya maglalasang gason. Kaya swak na swak yan sa panlasa. So ito na nga guys. Medyo naihaw na siya ng kaunti. Kitang-kita naman. So lutuin lang natin to. Then doon na tayo sa air fryer. Magluluto. So, ito na nga guys. Magluluto na tayo dito sa air fryer. Meron kami dito air fryer. Ano siya? Ang tatak ang ko. Air fryer siya. Hindi katulad ng iba. Ito air fryer siya na parang style oven toaster. Yan natin siya iluluto. Lagay tayo ng mga baboy. Then, luto natin. Tara! Ito na yan. Ngayon, pasok natin. Dito. Yan. Style oven siya. May oven naman din kami dito. Kaso, matagal magluto dyan. Kaya dito tayo. Sarado. Then, on. Dito tayo sa isda, karne. Ayan o. Meron ditong karne. Ito, push natin to. Oh. So, 12 minutes. Tsaka, ang temperature niya is 200. Then, play or start. Yan. Oh, ito siya. Ngayon. Oh, nakikita ako. Ayan yan. Dahil lang natin siya maluto ng kaunti. At, nga pala, meron pang ditong lalagyanan. So, dalawain na natin. Post mo natin ito. So, post. So, patayin mo natin. Ayan. At ilagay natin ito sa ilalim para mabilisan. Para mabilisan tayo. Medyo magkatagal tayo eh. Pag inintay pa natin maluto isa. So, play ulit. Ayan. Ito karne. Then, play. Ang ilaw. Ayan. Ito palang air fryer namin to. Ang ko, nabili namin sa online.
Nakalimutan ko magkano siya. Nasa 100 mga 200 yata o 150 210 ayun 210 dirham ang kuang tatak niya, made from Australia yata yun. Eh yung isa sana ang bibili namin klase, yung air fryer na nahatak lang dito, eh sabi nung habibi ko okay na daw yan, mas maganda daw yan, so yan ang nabili namin. Okay naman siya eh. Na-try na namin siya. Mga 5 times na namin na-try yan. At okay siya. So, hintayin na lang natin muna hanggang maluto. So, ito na nga. Buksan natin. At, siguro pwede na ito nasa taas. Oh, ayan na. Pwede na ito. Ayan. Lagay natin muna dyan. Oh, pwede na yan. Oh. Tapos ito, iangat natin para maluto agad. Kasi iisa lang yung lutuan niya, nasa taas. Nandun lang yung heater niya. Kaya, okay, start. Dagdagan natin ang oras. Yan. So, ito ngayon, ang luto sa air fryer. At ito yung luto kanina sa uling, ay sa kalan. So, yan ang pinagkaiba nyo. Pero masarap din yung may sunog eh. Konti. Masarap ang lasa. Eh. So, start na itong hiwain. So, yun na nga, oh. Nahiwa ko na yung mga baboy at ang puso ng baboy. Ngayon, maglalagay na tayo. Ilagay na natin to. Sibuyas. Naghiwa na rin ako ng siling verde. Paminta. Asin. Lemon. At ang lemon ay medyo matigas, pagulungin lang. Yan ang tip para lumambot. Ginisa mix. At ihalo na natin yan. At lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Ganda na. Luto na. Ang ating sisig bataan version. So, ito yung sisig ng bataan. Ngayon, meron pa ditong tira. Lagyan natin siya ng iba pang timpla. Dahil sigurado, yung ibang kakain ayaw ng ganitong lasa na sariwa yung sibuyas. So, tunawin natin ang butter o ang mantikilya. Ngayon, kakabit natin yung tinimplahan nating sisig ng Tagalog. Oh, yan. Yan lang. Ganyan lang yan. Nagluluto lang natin ng saglit yung sibuyas. At siyempre, itong i-add natin ang Moreno brand. Na. Ano lang, para pantay ang pagkaluto ng mga sibuyas. Siyempre, medyo aanghang lalo to kasi maluluto din yung sili. Pag nakakaanggan ng sili, mas additional lang ang anghang niya. Yan na. So, napantay na. Pantay na yan. So, ready to go na tayo. Ready to eat na yan. Thank you.
ito na nga, guys. Nandito na tayo sa Tiki Man version. Ngayon, version pala. Ngayon, ito yung sisig na una kong niluto. Ang unang version ng sisig ko. Sisig ng Bataan. Na hindi naman ginisa. So, tikman na natin. Ooh. Sarap. Sakto lahat. Gusto ko nalasahan yung sibuyas eh. Alam mo yun? Alam mo yun? Kung batang 90s ka, yung fishball. So sa kanya, merong sibuyas. Kaya nga. Masarap sa sisig yung lasa ng sibuyas. Ikaw, tikim ka din. Ngayon, ang titikman natin ay ito. Yung ginisa. Ang pangalawang version. Medyo manghang. Ng nako. Ito na. Ang isang kagat. Isang bite lang. Dali, mainit. Isang bite lang yun. O, yun na. Ano mas type mo? Siyempre, pero gusto ko yung una. Mas type ko to. Pero siyempre, mas manakakarami. Mas gusto yung may reno. So, yun. Sunod na yun eh. So, hanggang dito lang itong vlog na to. Maraming maraming salamat. At alam nyo na ulit. Lahat at laging like at subscribe. Bye-bye!